Good morning po sa inyong lahat. Papunta po akong work. Papunta na po ako sa work today. It's not raining. Buti naman hindi na umuulan. Oops. Naglalakad lang po ako papuntang school kasi malapit lang din naman. It's like more or less 5 minutes. Yep, tawid sa daan. Pero pag maulan naman or snowy, hinahatid naman ako. Opo. Preschool teacher po pala ako dito sa Amerika. Dito sa Vermont. Bukas pa po kami. Tanong nila, bakit pumapasok pa rin kami sa work? Eh, close naman lahat ng schools dito. Totoo pong close na po lahat ng schools dito sa Vermont. Oh, my God. It's raining or it's snowing? Close na po lahat ng schools dito sa Vermont. For the whole year po yan. Hindi lang months, kundi talagang buong taon iko-close ang schools. Nagtatrabaho po ako dito sa isang preschool / daycare na nag-offer din ng after-school program sa mga grade school kids. Isa po akong preschool teacher at saka iba din yung nag-handle sa mga toddlers. Open po yung center namin kasi tumutulong po kami sa mga frontliners, sa mga ibang essential workers para po maalagaan yung kanilang mga anak. Hindi po makakapagtrabaho ang mga essential workers natin dito pag may mga anak sila. Pag walang magbabantay ng mga anak nila, so kailangan talaga na open kami. So nagsiserve kami. That's why considered kami na essential workers din. Legal po yung pag-open ng aming center. Kasi kailangan po talaga magtulungan. Kasi paano makakaserve yung mga frontliners natin, yung mga other essential workers, kung wala magbabantay ng mga anak nila. Pero sa center namin, ginagawa namin parang regular school days pa rin. Meron kaming circle time, may mga activities, ang lamig, at saka daytime, ganun, nap time, normal, parang normal days pa rin, ang lamig. So yung mga dati naming students na may mga parents na hindi naman essential workers, eh nasa bahay na po. Kasi priority po ng center yung mga anak ng mga frontliners or mga essential workers. Ramdam ko po ang takot at kaba sa tuwing pumupunta ko sa school kasi hindi naman natin alam kung sino ang carrier eh. Dasal ko po talaga everyday na sana matapos na to kasi hindi mo talaga alam eh na pwede mo makuha yung sakit anytime. Hindi mo talaga alam. Dito po hindi ka na makakabili ng mask kasi yung mask po intended lang sa mga health workers. So kahit nasabihin essential worker ka, hindi ka pa rin makakabili. So health workers lang. Fortunately, ginawan po ako ng isa ng mom-in-law ko. At saka meron din naman po mga taong gumagawa para makatulong. Dito po ang dami talagang apektado sa crisis na to. Kahit naman po saan, ang dami pong nawawala ng trabaho. Kahit dito po, hindi lang sa Pilipinas, pati dito po, talagang mahirap. Kahit saan po tayo sa, kahit saan lupalop man tayo ng mundo, lumalaban po tayo sa sakit na ito. Kaya, dapat magdobli ingat po tayo. Hello guys, dito na ako sa sasakyan kasi sinundo na ako ng husband ko. Hindi ko natapos yung magtawag dito. Mga sinasabi ko kanina kasi nasa school na po ako. Sobrang lapit lang ng school. At saka nakita ko ng co-teacher ko sa kailangan ko talagang tapusin bigla. So, ganun. So, oo nga. Dito po,
hindi po madaling mamuhay, mahirap din po. Tsaka hindi po lahat ng taga rito mayayaman, maraming pera. Hindi rin po lahat ng mga Pilipino porkit nandito eh masagana yung buhay, mapera, hindi po totoo 'yun. Dito pag nagrerenta ka ng bahay, napakamahal po. Kailangan pa may heater pa. Kasi nga pag winter ang lamig-lamig, so mahal din po 'yun. Mahal po ang mga bilihin, mahal lahat. Ako dito natuto ako magluto. Talagang nagluluto ako dito dinner and for breakfast kasi mas makakatipid ka pag nagluluto ka, unlike nung diyan sa Pilipinas, especially pag lunch. Pwede ka lang pumunta sa karinderya, nakakabili ka na ng pagkain sa murang halaga, dito hindi po. Swerte lang din po ako kasi sa school, free po yung lunch namin, so hindi ko na kailangan magbaon, nakakatipid din sa ganyang bagay. Dito hindi uso yung may helper ka, kasi po ang mahal-mahal ng sweldo. Mahal po dito may helper, siguro yung may mga helper dito yung mayayaman lang din talaga. Oo, hindi kagaya dyan sa Pilipinas na okay lang, parang afford mo namang magka-helper, ganun. Hindi po kagaya dito. Dyan din po sa ate, narinig ko nga po na sabi ng ibang tao na pag may mga kapamilya, kamag-anak kayo na nasa abroad, eh hindi na bibigyan ng, wag na lang daw bigyan ng ano, ng tulong, ng rasyon ba yun, yung tulong. Pero sa akin naman is, again, hindi po lahat ng nasa abroad mayaman. Hindi po lahat ng nasa abroad masagana yung buhay, maraming pera. Hindi po yun totoo. Ang daming nasa abroad, may mga sarili pong pamilya, may mga anak na sinusuportahan, may mga kapatid sa Pilipinas na pinapaaral. At saka yung tama lang yung sweldo, hindi talaga yung malalaking sweldo. Swerte, oo, may mga Pilipino na swerte kasi malaki yung sahod nila, depende din sa trabaho. Meron ding ibang Pinoy na hindi rin ganun kalaki yung sweldo, yung katamtaman lang din para lang masuportahan yung sarili nila, yung pamilya nila, at saka kung merong extra nakakatulong sa pamilya din nila na nasa Pilipinas. Dito din po, dahil sa crisis na to, marami ang nawala ng trabaho, at saka marami din yung, may mga abroad din, may mga Pinoy din na nawala ng trabaho, kung saan man silang lupalop ng mundo naroon ngayon. Maraming, yung iba nawala ng trabaho, yung iba may trabaho pa, pero nahuhuli yung sweldo, kasi nga nagkakaproblema din yung company. So, instead of mag-isip tayo ng masama sa kapwa natin, sana isipin po natin na magtulungan na lang po tayo at saka magkaisa sa panahong ito. Diba? Lahat tayo talaga apektado sa panahong ito. Kaya guys, kailangan doble ingat po tayo, lalo na sa mga essential workers na kagaya ko. Tayong lahat po, kailangan po tayo magtulungan, magdoble ingat para naman po maiwasan natin yung pag-spread ng virus. Sundin na lang po natin kung anong sinasabi ng ating gobyerno, kung anong nararapat natin gawin, kasi alam naman natin yung yun ay para sa ikabubuti nating lahat. Kahit medyo natatakot akong pumasok sa trabaho, sa puso ko naman, masaya din naman ako kasi at least nakakatulong din naman ako dito. Isa kong tinatawag na essential worker, nakakatulong ako sa mga frontliners natin, sa family, mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Miss ko na po kayong lahat. Sa Tumanda family, I miss you Mama Lumeng, Ate Del, Kuya, Ate Malu, Ate Weng, Ate Ruth, Mon Mon Megan, Ate Inday. Mag-ingat po kayo lahat dyan. Sa mga family ko sa Kolehiyo de San Ignacio, sa mga kaibigan ko dyan, sa family ko naman sa Stella Maris Academy of Davao. Mag-ingat po kayo. Sa lahat po ng frontliners, essential workers, sa Pilipinas o kahit saan mang bahagi ng mundo, saludo po ako sa inyo, saludo po ako sa serbisyong binibigay nyo, saludo po ako sa inyong lahat. Let's pray for God's protection po
Salamat sa serbisyo. Mabuhay po tayong lahat. Mag-ingat po. God bless.